guys, magandang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel, Roland Explorer. Don't forget to like and subscribe para lahat ng video i-upload natin maging updated po kayo. So right now, nandito po tayo sa puntod ni Berhen sa Patima, or Our Lady of Patima, sa located in Carmen, Bohol. So if you can see at my back, wala na siya doon sa ano, sa taas. Kasi bumagsak dahil sa ginawa ni Bagyong Udit. So sobrang lakas. Okay, so ipakita ko sa inyo kung anong nangyari sa kanya. Right? So guys, ito po yung ano, puntod ni Virgin sa Patima. Yan. So sa taas nandoon siya, pero ngayon wala na siya kasi bumagsak dahil sa Bagyong Udit na sobrang lakas yung bagyo. So this is a first time talaga na nangyari. So ito, na-build talaga ito. Pakita ko sa inyo yung statue niya. This statue of Our Lady of Patima is heartily dedicated to the faithful of Bohol by His Eminence Holyo Cardinal Rosales, first Bishop of Tagbilaran, on the occasion of his Silver Episcopal Jubilee, September. Yan guys, oh, September 21, 1971. So ang nangyari dito 1971, matagal na yata. Ngayon lang ito nangyari na bumagsak yung statue ni Our Lady of Patima. Marami ng bagyo na dinaanan at saka lindol na sobrang lakas, pero si Bagyong Udit lang talaga ang ano, napaka lakas na grabe ang nangyari sa Bohol. Whole province of Bohol talaga yung nagsasuffer. Lahat ng bahay, mga taniman, kahoy, mga poste ng kuryente na damage talaga. So ito is first time din ito nangyari dito sa Patima, sa Berhen sa Patima, na natanggal talaga yung statue sa taas. Kasi nandyan yun, nakalagay yung statue dun sa taas na yan, nakalagay sa taas yung statue. Pero ngayon wala na kasi natanggal dahil sa Bagyong Udit. Naigo kasi sa trusses sa roof, na mayroong trusses yung sa chapel, yung sa roof ng chapel na mayroong trusses. So dahil sa sobrang lagas na yung impact, sobrang lakas yung impact, kaya na tanggal bumagsak yung statue ni Berhen sa Patima. So ipakita ko sa inyo guys, nandito lang siya sa baba, na damage talaga. So hopefully maano pa ito, ma-restore. You know, ito yung statue ni Berhen sa Patima. So nandito lang siya sa gilid niya, dito sa puntod. So ayan yung damage niya, yung kamay, napali yung kamay, dalawang kamay, at saka yung ulo. Natanggal yung ulo ni Berhen sa Patima. Ito yun, oh, yung ulo. So hopefully maano natin to, ma-restore natin ito. Kasi ito talaga every May 13 pinupuntahan talaga ito ng mga tao, dinadayo ito sa iba't ibang mga lugar. Pinupunta ito kasi maraming naniniwala kay Berhen sa Patima, na nagbibigay ito ng pag-asa at saka miracle. You know, so nandito lang siya sa kilid niya sa puntod. So yan. So hopefully maibalik natin siya doon sa taas. Yan. Ito yung challenge dito sa ano, sa Barangay Patima, na sa Diocese of Talibon, na ma-restore natin si ano, si Berhen sa Patima, yung Berhen. So nandito tayo sa taas sa puntod. Yon. Ito yung background niya. So dito, ito naman, dito yung mga tao nagsisindi ng mga candle, yung mga kandila. Dito yan. So dito sila nagsisindi
nagpre-prayer sila dito. And then yung ano, yung atop, yung rope na mayroong trusses na naka-impact kay Virgin Virgen sa Fatima, ito yun, oh. Kita nyo yung mga sira na mga rope, mayroong trusses. You can see natin, hindi mo yung atop na ito. Yung first time na pinuntahan ko ito, ito talaga naka-kiss talaga dyan sa ano, sa puntod. Tingnan nyo guys, ito yun, oh. Mayroong trusses. Kaya pag ito, pag ano, na yung impact niya dahil sa sobrang lakas, na alam mo naman dito, signal number 4, yung super typo natin na bagyong Odette. Kaya talaga na ano, na bumagsak si Birhen sa Fatima dahil sa sobrang lakas. Tingnan mo ito. Ito dati yan, dito yan sa nakalagay dito sa may ano, yung rope niya. Dito yan. Ngayon, natanggal na igo si ano, Birhen sa Fatima, kaya yon bumagsak. Kaya sira yung ano. Ito yung mga sira na mga rope, guys. Ben. So, nandito yan. So dati dito yan. Yung mga may ngayon mga tent na. So dito mayroong mga upuan kasi every Sunday mayroong schedule na mass dito. So nagmimisa dito si Father Ayi. Yan, oh. So dati ano dito, rope yan. Mayroong trusses dito. Ngayon, temporary, ilagyan nila ng ano, ng tent para pag nagmisa, pag mayroong schedule mass, hindi masyado mainit. Kaya nilagyan temporary ng tent dito yan. Mayroong mga upuan. Yan. Kasi yung ano, yung rope dati, yun, oh. Yun ang naka-impact talaga kay Our Lady of Fatima or Birhen sa Fatima. Kaya bumagsak yung ano natin, yung Birhen natin. So yung si ano, Monsignor, si Father, dito yan magmimisa. Dito yan. Dito yan magmimisa. And then yung mga tao nakaupo dito. Yan. Yan ang upuan. So talagang mayroong schedule dito, every Sunday talaga yung schedule dito, guys. And then mayroong pang upuan dito sa gilid. And then yung konbento natin. So dito natutulog yung ano, si Monsignor, si Father Aye. So dito siya natutulog. Dito din siya uuwi. Kaso lang wala siya ngayon kasi nagmimisa siya sa ibang barangay. Yan. Ito yung ano niya. Konbento. So dito siya natutulog. Buti walang ano, walang hindi na tamaan itong konbento. Ayan. So dito siya nagmimisa, guys. Ayan. So yung rope na tumama talaga kay Birhen sa Fatima, ito yun, oh. Dito yan na ano, na nagakunik yung rope. Siguro na ano, lumipad, na tamaan si Birhen, yung Birhen natin. Kaya mayroong trust, kasi mayroong trusses, sobrang lakas yung bagyo. Talagang ano, grabe talaga po yung impact, bumagsak talaga yung Birhen natin. Yan, guys. Yun ang nangyari dito. So ang damage din dito sa likod, grabe yung damage. Tingnan niyo, oh. Yung mga kahoy wala na, parang skeleton na. Yung iba natumba, yung iba nagstanding pa, pero wala nang dahon. Yung mga sanga nangabali na. You know, skeleton na yung mga kahoy dito. Yan. At saka makita mo yung bundok, lahat ng kahoy dyan. Bihira na lang makita mo na mayroong dahon yung mga lubi, yung nakastanding pa. Pero yung iba nakastanding, pero wala nang dahon, wala nang sanga. You know. Yan. So ito yan sa likod dito sa ano, sa puntod.
daming damage talaga. Yun. Ito yan. Dati kung titingnan mo yung mga bundok dati, napaka-green eh yung color ng bundok. Pero ngayon, ano na? Kita mo na yung skeleton talaga. Yun. Grabe yung ginawa ni Odette. Hindi basta-basta yung ginawa ni Odette. Daming nasisira. Yan. Ito yung rope na tumama kay Berhen sa Patima. Guys, kaya bumagsak talaga yung berhen natin. Yun ang berhen natin. No? Pag-pray natin yan na ma-restore natin. Kasi hanggang ngayon, eh, dami pa rin ano, pumupunta talaga dito kasi nakita nila, nabalitaan nila na yun ang nangyayari. Dati, itong kahoy na ito, puno ng dahon. Tingnan mo guys, wala ng dahon. Kinuha na ni Bagyong Odette. Tingnan natin yung dito sa ano naman. Pag dito ka, makikita mo yung highway. At saka napaka-wide din, napaka-panoramic yung view dito. Tingnan natin dito. Lahat ng kahoy talaga, oh. Tingnan mo, walang dahon. Yan. Ito yung view dito guys. Makikita nyo. Yung highway dyan, yung highway. So, dyan lang yung highway. Yan. So, ito yung view guys. Nandito tayo sa pinakataas sa puntod ni Berhen sa Patima. Nandito yung karnero. Okay pa yung karnero natin. Yan. Yun ang view. So napakaganda yung view pag nandito ka kasi dito napaka makikita mo talaga yung sobrang ganda ng view, yung hangin, and sarap ng hangin dito. Yan. So at saka may stairs dito. Ito yung stairs. Yan o. So pag umakyat ka galing doon sa ano, highway, yon. Yun ang highway doon. Yun ang entrance. So pwede ka umakyat papunta dito. Ito yung stairs. Yan guys. So tingnan mo talaga yung ano, yung buong view. Grabe yung ano, yung nasisira na ano natin. Mga kahoy. Yung ibang bahay wala nang ano, wala nang rope. Lumipad, lumipad na yung mga roping nila. Yun no. Grabe. Grabe yung nangyari. So, hopefully maibalik natin dyan sa ano, sa taas si ano, si Berhen sa Patima. Pag-pray, pagdadasal natin na maraming tutulong dito na maka-recover, ma-restore natin yung Berhen sa Patima. Wala namang imposible kung lahat ng tao magtulungan eh. Kasi kawawa naman dyan si ano, yung statue ni Berhen sa Patima, nandyan lang sa gilid. Yun o, oh, yun ang statue ni ano, Berhen sa Patima, nasa gilid lang. So naghihintay lang yan ng tulong. So hopefully ma i-restore natin 'yan. Maibalik natin diyan sa ano, sa taas. 'Yan. Para bumalik yung sigla ni ano, Berhen sa Patima. Sa daming ano 1971, maraming pinagdaanan ito na bagyo. Yung bagyong Ruping, bagyong Litang. Malakas din 'yon. Yung Lindol pa. Yung Lindol 2013, sobrang lakas din yun. Marami din yung nasisira dito sa Bohol. Pero hindi natinag si ano, Berhen sa Patima nung during the time sa bagyong ano, sa earthquake. Pero ngayon sa bagyong Odette, dahil talaga sa ano, sa
lumipad yung ano, yung roof na mayroong trusses, yung roof sa chapel lumipad doon, tumama sa ano, sa kanya doon sa may taas sa statue, kaya na bumagsak yung ano, statue ni Birhen sa Patima, kaya sira talaga. So ipagpray na lang natin guys na bumalik sa doon, na maraming ano, maraming tutulong dito para ma-restore natin yung statue, yung Birhen sa Patima, may balik doon sa taas diyan. Kasi para bumalik yung sigla dito sa ano, sa hills, no, sa Birhen sa Patima. Kasi hindi naman papayag talaga, kasi alam mo naman natin na sayang din yung ano ba, yung sigla na dati pinupuntahan natin, na sobrang napakaganda dito. Pag nandito ka, hihingi ka ng tulong ni ano, Birhen sa Patima, hihingi ka ng miracle, napaka ano talaga, napakagaan, napaka dali, no? Mabilis yung ano, yung response ni Birhen sa Patima. Kung ano yung hihingiin mo, mabilis yung response. Kaya sana maraming tutulong dito para dyan nakatayo si ano, Birhen sa Patima. So since wala ngayon si ano, tingnan natin, hintayin natin ng kunti kung babalik ito si Father, para pag-usapan natin kung anong pwede natin maitulong dito. Okay guys, so maraming salamat. Hopefully may nakapagbigay ako ng information about dito sa Birhen sa Patima, sa located in Carmen, Bohol. Don't forget to like and share, and also click subscribe para lahat ng video i-upload natin, maging updated po kayo guys. And click the bell button all para ma-notify po kayo sa lahat ng video i-upload natin. Maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat. We'll be right back.